Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, isi-share ko sa inyo yung opinion ko sa camera performance ng Cherry Mobile Player S8. So, stay tuned guys! And so, simulan na natin yung video guys. So bali yung gagamitin nating camera is yung default camera app ng Cherry Mobile Player S8. Kasi hindi naman lahat ng nagkakaroon ng smartphone is mga power user na alam nila kung ano yung pwedeng i-download. Yung iba, ginagamit lang talaga nila kung ano mismo yung kasama dun sa smartphone na binili nila. So, sa top left side, makikita natin is yung camera buttons para sa flash. So, meron tayong auto, on, or off. So, next one is yung parang mini settings, yung parang tornillo. Kung saan makikita natin yung first button na timer. So, pag pinindot natin to, magkakaroon ng timer ng 3 seconds, 5 seconds, at 10 seconds. 15 seconds ang pinaka-max. Tapos, itong kamay na button is yung pwede kang mag-tap sa screen, tapos mag-auto, flash na siya. Next is yung aspect ratio ng screen. So, pwedeng 16:9 kung saan yung buong screen, or yung 4:3 na parang square. Next is yung grid line. So, kung halimbawa may pipicturean kayong mga item, halimbawa nagbebenta kayo sa Shopee or sa Lazada, mas madaling i-focus yung item kasi may grid. So, isusukatin mo na lang dyan kung naka-center ba yung item mo. Tapos, etong smiley face, yan, sana nagpo-focus lang. Bali, lalagay na lang natin dito sa right side yung images, guys. Bali, etong sa right side is yung smiley face. Na kung saan, pag nag-picture kayo, pag may nakita siyang nakangiting tao, ibig sabihin, ready to go na yun, kung saan na siyang mag-snap. Tapos yung tornillo ulit, pinaka-settings na talaga ng camera app. Kung saan pwede mo baguhin yung storage spot niya, storage spot, kung saan, halimbawa may SD card kayo, pwede nyo dun ilagay yung SD card sa external or sa internal. Tapos yung picture size, papipiliin kayo kung ano yung mga sizes na gusto nyo, kung anong megapixel, 4:3 ba or 16:9. Tapos marami pa yung face detection, facial information, kumbaga parang iaano niya kung ano yung gender, kung lalaki ba or babae, or kung ilan yung edad mo, tapos yung toggle ng on-off ng microphone, tapos yung toggle ng video, kung saan pwede ka mamili ng high, medium, or low. So, usually, itong tatlong high, medium, low na to is yung 1080p, 720p, at yung 480p. Tapos, ZSL on off. Yan. Tapos, sa gitna, makikita natin yung AI. So, pag pinindot nyo yung AI, mag-aano yung smartphone na parang pagagandahin niya yung image based dun sa kung ano yung nakikita niya. Halimbawa, nature, mga ganon. Tapos, medyo madilim yung gabi. Low light, parang tutulungan ka ng AI na makaproduce ng mas maganda pang ilaw or mas maganda pang result sa snaps mo, sa mga picture na gusto mong kunin. Tapos yung pang-apat is yung effects, kung saan makikita nyo merong old, fish eye, black and white, cool color, walang effect none, above, soft glow, focus, at dew. Yan. So pag pinindot natin yan, magkakaroon ng effects yung picture na kukunan natin. So, balik natin sa none. At syempre, itong yung panglimang button, guys. Yung apat na square. So, pag pinindot natin yung apat na square, meron siyang mga iba't ibang effect. Kagaya ng panorama. Yan, yung pwede kang mag-snap sunod-sunod pag gilid para mas makagawa ng wide angle na shot. Pangalawa is yung watermark. So, yung watermark, parang date stamp siya. Pwede mo siyang palitan. Pag kinlik mo siya, may mga choices siya, halimbawa yung time, tapos nakalagay I'm here, gusto mo mag-message, halimbawa magkahiwalay kayo ng ano nyo mo, ng girlfriend mo or ng asawa mo, nasa Dubai siya or something, ikaw nasa Philippines, pwede mo lagyan ng I miss you, yan, tapos lalagyan mo ng date para pag nag-snap ka makikita mo yung parang remembrance, parang ganun. Next, GIF, yung gumagalaw na picture, siguro mga 3 seconds to 5 seconds.
pang-upload sa Instagram or sa Facebook. Time lapse, halimbawa magagawa ka ng matagal na video. So parang for every 10 seconds ba? Ayan, so pwede natin baguhin 1, 3, 5, 10 yung spaces para hindi masyadong makain sa space yung video lalo na pag sobrang haba. Tapos yung beauty video is ito yung video effect ng habang nagbibideo ka, may instant beautify ka. Ayan, so pwede ka mamili ng levels kung 1, 2, 6. So pag 6, sobrang ano na yan, tanggal na lahat ng mga dumi mo sa mukha, yung mga tigyawat, mga pimples, ganyan, mga blackheads. Handi na makikita yan. Pero hindi siya, ano, picture, video siya, kumbaga. Kahit video, magandang maganda na yung face mo. Next is yung pro, kung saan nandito lahat ng settings sa baba. Pwede mo baguhin kung saan ka masaya. ISO, white balance, at exposure. So kung feeling professional ka, gusto mo yung matweak yung mga white balance, ISO, exposure, dyan mo pwede baguhin. Tapos yung last is yung QR code yan. Halimbawa, mag-i-scan ka ng mga serial, barcodes, mga ganyan. Authenticator, ito yung gagamitin mo para ma-scan niya yung mga code na hindi nagpo-focus. Yan. So, yun lahat yung toggle sa taas. Tapos dito na tayo sa bandang baba kung saan makikita natin yung preview button. So, ito yung preview ng huling picture na kinuha mo. Yan, kitang-kita nyo naman. Mondimunyo. Next is yung record button, syempre, at yung switch ng camera. Tapos, pwede tayo pumunta sa video. Sa video is, ang makikita lang nating effects is yung pagpipilian ng resolution. Kung 1080 ba, or yung pinaka-settings ng video. Yan. So, same pa rin yung effects niya sa video. Tapos, next, swipe. Pwede tayong mag-swipe left or pwede nating i-click. Beauty, syempre, picture na may beautify. Yan. So, sunod sa beauty is yung face cute. Yung face cute, guys, yung parang kapareho sa Facebook. Yung pag magpi-picture kayo, tapos gusto nyo may mukha ng rabbit, yung may mata, may sombrero, may tenga. Ayan. Kaso, hindi lahat nandito. So, kailangan pa nating i-download. Tapos, pag nag-video ka or nag-picture ka, yan, mapapalitan yung mukha mo ng ganyan or malalagyan ng effects. Tapos, yung bokeh. Siyempre, yung bokeh, mamimili ka kung ano yung ano niya, focus niya. Halimbawa, 2, 4. So, yun yung mga buttons, guys, na makikita natin sa camera app ng Cherry Mobile Player S8. Yan. So, in terms of performance ng camera ng Cherry Mobile Player S8, ang result niya is, sa tingin ko, depende sa gumagamit. Pero, kung performance talaga, parang medyo may kabagalan ng onti sa pag-focus. Yung pag magpo-focus ka, parang inaabot siya ng 2 seconds bago niya ma-focus kung ano yung gusto mong i-focus sa kanya. Unless itatap mo siyang mabuti. And syempre, depende rin yung sa lighting condition. So, marami akong nakuhang picture dito, iba't iba. So, ipapakita ko sa inyo yung mga samples ng picture niya. Mga result images ng Cherry Mobile Player S8. So, yan. So, ito yung ilaw lang namin, yung fluorescent. So, okay naman yung result niya. And, pag pinofocus ko yung mga images, okay naman yung kinakalabasan. Tapos, ito yung kuha ng Cherry Mobile Player S8 sa low light condition. Itong low light condition na to, guys, is ginamitan natin ng flash. So, ito yung may flash. And up sa paningin ko naman, yung color accuracy niya, hindi niya masyadong in-over yung kulay, yung saturation ng kulay, tamang-tama rin. And based dun sa actual na paningin ko, sa mata ko at dun sa screen mismo ng Player S8 at sa computer ko, hindi ganun kalakas yung pagkakasaturate niya. Medyo malapit naman sa katotohanan yan. Ito yung low light pa.
Tapos ito yung low light na walang flash. So, ito rin guys. Yan. So, tingnan nyo na lang mabuti. Tapos, kung gusto nyo makita yung actual features nito, i-upload ko na lang to sa Facebook page ng PinoyTube. And, nandyan yung link sa description sa baba. Yan. Yan. Pati yung video na to. Yan. So, bali, itong camera shots na to guys is literally sobrang low light. As in, wala na halos ilaw. And, maayos naman yung pagkakakuha. Yan. Ito naman guys, tanghaling tapat ko ito kinunan. And hindi rin naman, saktong-sakto rin yung pagkakakuha niya. Hindi masyadong sobrang expose yung picture na wala ka nang makitang kulay. Parang namumutla na lahat. Medyo maganda naman yung camera, titiisin mo lang talaga yung tamang pag-focus sa kanya. Kumbaga, hindi siya ganun kabilis kasi mag-focus eh. Pero, once nakapag-focus na siya, tapos in-snap mo na yung picture, napakaganda naman ng mga kinalalabas ang result. Napaka-decent naman. And so, itong picture naman na to, is nilagyan natin ng Beautify. So, makikita nyo guys yung effects. Pag nilagay ko dito sa my screen, napakaganda ng pagkakaano ng halaman, kahit nakapokus dun ng sa anak ko yung kuha, maganda pa rin yung pagkakadali, kumbaga yung detalye, yung details ng picture na kinakalabasan niya. Tapos yung mga ibang video guys, i-share ko na lang sa bandang dulo, pati yung sa, ito yung sa front camera. Yan. So, okay naman yung front camera niya pag maganda yung ilaw. So, pag madilim yung ilaw, guys, yung low light, medyo grainy yung kinakalabasan ng video. Yan. So, ito yung front camera niya. Yan. Tapos, ito naman yung front camera with Super Beautify. So, para naman medyo magmukhang tao naman yung mukha ko. Tapos, yung video, nandyan sa last part ng video natin, nandyan yung video sample niya. So sana na-inform po kayo sa camera performance ng Cherry Mobile Player S8. Yan. So if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi naman type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube, signing out. Thanks for watching. Bye!